na naniniwala ba kayong success knows no age? Yung tipong kahit feeling mo eh, wala ka nang makakamit dahil wala ka na sa kalendaryo, eh, the doors of opportunity continue to open para sa'yo at sa mga pangarap mo. Ngayong umaga sa Pinoy Inspiring Amazing Story, makakausap po natin ang isang 62-year-old na bar exam passer. Kung ano ang kanyang kwento, panoorin po natin. Sino ang mag-aakala na isang senior citizen at dating COVID patient ang papasa sa 2023 Philippine Bar Examinations at magiging isang ganap na abogado? Kahit mismo si Attorney Ruzula Calacala, hindi inasahan ang blessing na natanggap niya bago matapos ang year 2023. Maagang namulat sa hirap si Rose dahil 10 years old pa lang ito, dalawang taong matapos mamatay ang kanyang ama, nang mamasukan siya bilang isang katulong. Taong 1984 na makapagtapos siya ng commerce at nagtrabaho sa isang bangko bago naging isang school director. At para makipag-zoomustahan sa ating ngayong umaga sa kanyang bar exam experience, magkakasama natin si Attorney Ruzula Calacala. Good morning po, Attorney Ruzula. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umaga. Nasaan po ba kayo ngayon? Good morning, Miss Pia. Good morning din po sa ating lahat sa kada umaga program ng Net 25. Nandito po ako sa Jones Isabela, Miss Pia. Saan po? Jones Isabela. Isabela. Kayo po ba ay kasalukuyang nasa trabaho? Nag-off po ako, Miss Pia, dahil may interview nga. Oh, attorney, maraming salamat po. Eh, saan po ba kayo nagtatrabaho sa ngayon? Nasa LGU Jones Isabela, Miss Pia. Ah, LGU, sa local government unit ng Isabela. Eh, kailan po ba kayo po ba sa last year lamang po, 'di ba po, sa bar exam? Ako po yung product ng 2023 bar exam po, yung latest na bar exam. Ito po kasi nga examination ngayon, 2024, yun po yung sumunod sa amin na bar exam. Grabe, Attorney Ruzula, ibang klase ka po. Eh, kwento nyo nga po sa amin, kamusta po ang naging experience ninyo last year nung kayo po ay nag-take ng bar exam? Kami po kasi yung pagkatapos ng bar exam, dati-dati po, 6 months after ng graduation ng isang law student, after 6 months pa lang sila mag-detake ng bar. Pero sa amin po kasi, kami yung parang experimental period na after 3 months of graduation, mag-bar na kami agad-agad. Instead na November, ang usual exam po kasi ng bar ay November. Pero kami po, yung first na batch na naging September po ang bar exam namin. So parang experimental period kami noon na kag-graduate pa lang namin after 3 months, mag-bar na kami. Wow! Sa makatwid, na-shorten po ang inyong review period for the bar exam. Opo. Wow! So, kamusta po ang pagre-review ninyo? Medyo haras po ba kayo? Nakaka-stress out dahil napaikli? Usual naman po talaga ang mga law students. Ako kasi, Ma'am Pia, hindi naman yung naharas ako dahil 3 months period na lang yung binigay. Ang magandang law student po kasi, Ma'am Pia, is from day one pa lang ay nag-aaral ng mabuti. Hindi yung magbabar ka pa lang, saka ka pa lang mag-aral. Hindi ganun. Ang law student, from day one, mag-aral ka lang mabuti para sa bar exam. Hindi lang dahil gusto mong pumasa sa subject na yan or pumasa sa recitation na yan sa iyong professor. Pero dapat, ayusin mo na pag-aaral mo from day one para hindi ka na gaanong problemado pagka mag-take ka na ng bar. Ganyan. Wise words po talaga yung binitawan ninyo na dapat matutunan ng ating mga mas nakababatang magte-take ng exam. Kahit anong exam na dapat bawal mag-cramming. Wow, bawal mag-cramming. Coming from me. Pero, yes, attorney, bakit po bang nagpa kayo, nagpa siya na mag-bar gayong
CPA na po kayo, lisensyadong CPA since 1985. Yes, Mas Pampia. Maraming factors kung bakit ako nag-aral. Una, palabasa po kasi ako ng mga novels noon. So sabi ko, kasi nakapagpaaral na ako ng mga anak ko, may trabaho na sila. So I became idle. So yun, nung nag-idle ako, nagbabasa ako, ganyan everyday. So sabi ko, bakit nagbabasa naman? Nakapagbabasa ako everyday of my life. Ganun yung iniisip ko noon, Ma'am Pia. And then, dahil naging idle nga ako, nagkaroon ako ng time na mag-aral talaga. Tapos, ito pa is wala akong retirement pension kasi bago nga lang ako sa RGU, Ma'am Pia. Yun, yung mga reasons ko kung bakit ako nag-aral ng law, Ma'am Pia. Galing naman ni Attorney Rosola. Talagang you never stop learning. Kayo po yung embodiment ng lesson na yan na people should never stop learning, di ba? It's a continuous process. Pero kamusta po yung naging experience niyo? Usually, ang sinasabi ng mga tao kapag medyo tayo ay tumatanda na, mahirap na makatanda. The memory starts to fail. Pero hindi po ba yun yung mga importante para maging isang ganap na abogado, yung memory mo eh dapat fresh na fresh? Yes, Ma'am Pia, talagang it's already accepted na kami mga may edad na is nagde-deteriorate na yung pag-iisip namin, hindi na as 'di ba, parang it's no longer as sharp as before. Kaya yun, accepted na yun sa akin, Ma'am Pia. And so, sabi ko, nung bago ako nag-enroll, challenge para sa akin at saka experiment din para sa akin na kaya ko. I will experiment kung talagang kaya pa rin ng isang matanda ang mag-aaral at the age of 58. Two years na lang noon, Ma'am Pia. 58 ako nung nag-enroll ako. So, in 2 years time, magiging senior citizen na ako during that time. So, yan. Sabi ko, mag-enroll ako. I will experiment kung hanggang saan ang kaya ng isang senior citizen na mag-aral. Especially po, ang law na kurso ay sobrang napaka-demanding po talaga. Alam po yan. At saka basa. Super daming binabasa. Pero talagang you continue to break stereotypes, di ba, attorney? At ngayon, Ito pong current bar exam, napakadami rin pong katulad ninyo na seasoned citizens na kumukuha ng bar exam. As a matter of fact, ilan nga ba? 155? Yes, Ma'am Pia. Opo. Ano pong maipapayo ninyo dun sa mga kapwa seniors ninyo na this year ay nagtatake din ng bar exam at sumusubok? Opo. Nasubukan ko po kasi na sobrang yung parabang susubukan na the last minute. Okay. Siyempre, lahat kahit yung mga mabatang mga estudyante po kasi, hindi lang yung mga tatanda, ay makaka-experience ng ganun na halos ayaw mo na or gusto mo na lang matapos. Kahit hindi ka na makapasa, basta ba, matapos ka lang. Makaraos. That's the right word. Makaraos ka na lang. Kahit hindi ka makapasa, ganun ang feeling. Pero ang advice ko sa kanila, sa lahat ng mga magte-take ng bar, ay just go on your fight. Kasi hindi ka naman magiging abogado kung hindi ka magte-take ng bar. Or sumuko ka in between. Halimbawa ngayon, natapos ka ng isang exam and then to sa next day ng exam, di ka nasusisipot. Automatically, hindi ka na makapasa. While kung mag-take ka the whole of it, hindi mo alam kung makakapasa. It's only the bar examiner who can decide kung talagang makapasa ka or hindi. Kung wala kang ipinasang exam or
Oh, hindi na nag-take. Definitely, 100% you will know you will never fail. be a yeah. Tama. Eh, attorney, ano, what's next for you? Baka meron ka pang ibang, may next profession po ba tayong napipisil? Ako, Miss Tia, after nakapasa ako, actually, nag-enroll ako sa PUP ng masteral. Pero naisip-isip ko, Miss Tia, what is that for? After na makapasa or ma-graduate ko yung masteral, I am already 65 by then or 64 by then. And then, I also wanted to relax na, Miss Tia. Mabuti naman po, Attorney Rosula. Eh talagang, you deserve it. At also, sana po ay mag-relax-relax din kayo sa darating na Sabado bukas. At alam ko pong birthday ninyo, kaya ngayon pa lamang, binabati ka na ng buong kada umaga ng isang maligayang kaarawan sa iyong 63rd birthday. Tama. Thank you po, Attorney Rosula, sa inyong oras ngayong umaga, ha? At keep inspiring. So talaga pong napaka, isa po kayong inspirasyon. Thank you so much, Miss Pia, for having me here at kada umaga. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng viewers natin sa kada umaga. Maganda umaga po at spread the word din po tungkol sa ating programa dyan po sa inyong lugar sa Isabela. Maraming maraming salamat. As assured po, Miss Pia. Thank Yay! You so much. And nice meeting everyone, including Attorney Kanagiwan. Ayan! In-intro na ni Attorney Rosula ang susunod nating makakapanaya. Baka mamaya host ka na rin ng kada umaga next time, Attorney Rosula. Dahil pagkukunin mo ako, pwede. Opo, sure. Kayo na po ang aming ang aming correspondent from Isabela. Yes, you just ask Julian. I'm Sir Julian about it. Sir Julian. Oo, si Jules, Sir Julian pala. Jules! Opo, maraming salamat, Attorney Rosula. More power Thank po to you. Thank you, Mapia. You are a great host. Oh, and what a pleasure to meet you po. Maraming maraming salamat. Thank you po. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyumago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!